Ah, okay. By the way po, ano yung ginagawa niyo sa sako? Uy, bubutasin natin. Gawin natin pambalot kasi wala na tayong plastic na gagamitin. Naubusan na naman uli ng pambalot na plastic. Ito na muna. Ito na muna. Pwede kaya, hindi kaya masira sir yung bunga ng ano, ng saging? Pag sako? Ah, natin. Susubukan natin kung masisira siya. Okay. Next vlog mo yan. Next vlog mo. Susubukan lang pala. Try lang pala ito. Hindi na, subukan ko na rin yung dati. Hello world, nandito po tayo ulit sa Lakatan Plantation ni Sir Alvin and Adventures po. Nagbabaging po sa dun sa itaas. Farm visit lang po ulit to. Kung ano ba yung kalagayan ng kanyang Lakatan Farm ngayon mga kagri. Sundan nyo po. Ngayon po ay nasa second day na tayo ng September 2022 po. Yung petsa ngayon. Ito na po yung sa, dito sa labas kung makikita niyo yung Lakatan Plantation na maliit lang naman ni Sir Agri and Adventures mga palakatan kasaging diyan sa buong mundo. Pinapakita lang natin sa inyo farm visit po again tayo dito. Ito na yung last area na dito na tinamnan niya ng 800 plus na puno. Ito yung last part na tinamnan. Nag-uumpisa na talagang magbunga mga ka-agri. Pasukin po natin. Nakapag-deleting yata siya kahapon. Ito po yung kanyang mga first fruit. Ang lalaki talaga mga kagri. Ang ganda talaga ng kanyang bunga. At marami ka pong nabaging dito. Pero may na ano po tayo. Tawag doon. May nakita po tayong kakaiba dito. Yan po. Yung mga nabaging na po. Ayan. Yan po. Hindi nakuha yung puso. Yung question ko kanina sa kanya, ba't hindi nakuha yung puso? Pwede rin ipasagot natin sa kanya habang nagpiprepare po siya na magbalot ng mga hindi natapos na balutan si Sir Agri. Sir Agri! Agri ba kayo dyan? Ayan po. Si Sir Agri po, ayan o, yung supladong mistiso na mabait. Suplado na mabait. Ano po yung reason, sir, ba't hindi nakuha yung mga puso na mga nabaging na saging ni sir? Tamad yung may-ari. Kukuha na lang ng puso, tamad pa yung may-ari. And then actually, ano yan, meron kasing nakiusap na niluluto nila eh. Ah, okay. So, sayang naman pag hindi naluto. Ah. Kaya meron kukuha yan. Isa naman ihulog lang natin. Kinabang. Tama, kasi tayo eh ano na, ayaw hindi na natin kumain. Na. Wala na, dahil sa dami na sa atin kasi hindi na natin pinapansin. Tamad na rin tayo minsan magbenta niyan sa ano. Kaya iniiwan kasi po, pag kinuha pala yan dyan eh, sa isang daanan kukunin lahat ng puso. At saka may binibigyan pa lang mga tao yan. Yun, yung isa sa pinakamagandang bagay. Papakinabangan pa ng iba. Ayun po. So, binibigay na lang yan. Okay. By the way po, ano yung ginagawa nyo sa sako? Uy, pupunasin natin. Gawin natin pambalot kasi wala na tayong plastic na gagamitin. Naubusan na naman uli ng pambalot na plastic. Ito na muna. Ito na muna. Pwede kaya, hindi kaya masira sir yung bunga ng ano, ng saging? Pag sako? Pakan natin. Susubukan natin kung masisira siya o hindi. Okay. Next vlog mo yan. Next vlog mo. Susubukan lang pala. Try lang pala ito. Okay na rin siya. Saan mo nakuha yung sako, sir? Magkano bili mo dyan? Ano lang to? Binigay lang? Binigay lang? Ano lang? Dalawang kiling lang na reject yung katapat. Ganun pala yun. Kasi po pagpunta tayo ng, ano, ng mga sack center at sa bibili ng mga used na mga sako gaya po ganito. Nako, 12-14 yata yung isa nito eh. Ito, 12, 13, 14 yung isa nito. Ito, used na. Isang sako na yan, ng sako na yan. Lang yan, dalawang piling ng reject. Dalawang piling ng reject na hinog ng lakatan ng palayo, katapat ano? Okay, sige po, sundan natin namaya yung gagawin mo pag nagbabaging ka na yan habang maglilipot tayo dito sa iyong sagingan kung kumusta na ba yung itsura ng sagingan mo ngayon. Kung bibili tayo ng mga bagong sako talaga gagamitin, medyo nagkamahalan. Oo. Oh. Ito naman, libre lang eh. Yan. Yan. Kaya wag kayong ano diyan. Kaya sabi niyo, yang mahal, ang daming gastos. Hindi po, libre po ito. Galing po sa kaibigan niyang nagbebenta po ng feeds. Yung tanong ko sir, na nalabhan ba yan, sir? No need na siguro
kalooban kasi malinis naman siya. Malinis siya? Hindi kaya makaka-apekto sa bunga ng saging, sir? I think hindi naman. Pero pag gusto mo talaga ang cure, I need natin balik ka rin. Pwede naman. Ah, okay. Yan po. Kiniklear ko lang po kasi po baka may negative parang, effect po sa bunga ng saging. Parang pagsigurado ka na, isa ako na yan. Ayan, pag sigurado ko na, isa ako na yan. Sino kaya tatamaan ng istorya? Huwag na muna ako magsalita. Ako baka kasi mayroong ano, magsumbong o kaya mayroong sumama yung loob sa pagsasabihan natin mamaya. O, huwag na lang, huwag na lang. Isa ako na yan. Ah, ganun, isa ako na. Okay, sige po, salamat po. Maglilibot po ako dito para ipakita po natin sa kanila ano ang sitwasyon ng sagingan ni Sir Alvin and Adventure Spirito. So, yun po mga kaagli. Nakikita ko dito pagbilangin siguro natin ang mga may mga puso na more or less nakukunin na pwedeng na makuha ano eh, abutin siguro 30 hanggang 40, ang dami doon oh, dami doon, hindi pa nakabalot pero ano na, nalinisan na yung mga bunga, marami pa po mga kaagri dito, makita natin sa inyo ito yung actual na mga pangyayari dito, ito po hindi pa ito nabalot, kulang kasi sa mga balot. Yan po. Saka kung makikita ninyo, halos na mga puso hindi mo nakukunin. Actually, dapat tatagang kukunin yan. Kasi po, may hindi po maganda na magtatagal yung puso ng saging na hindi kinukuha pag may 6 to more than 6 inches na distances na po mula sa last na hands niya. Yan po, ang dami talaga may bunga ngayon. Ang dami talaga. Kaya makagli mga kikita po ninyo, kayong lang bahala, we just want you to see na ito po yung kalagayan dito, ito yung laki ng puso niya oh. Wow, amazing. Pag ito lumabas, konti lang siguro yung 7 piling, baka abuti ng 8 siyam yan. Dahil sa laki ng kanyang puso mga kaagri, puso lang talaga ng saging, ano, grabe. Ma'am DSM oh, ito sarap to, gabing burger. Ma'am Sing, talagang pula na puso, red na red Ma'am Sing, oh. Sarap ito eh. Pwede rin ito sa ginataan. Minsan nagluto tayo ng piniritong bangus, nilagyan natin puso ng lakatan, sarap talaga. Nako, takam-takam talaga ito. Kaso dahil sa karamihan na po, sa dami na po ng years na yan lang palagi, yung tawag doon, parang nauubos na yung gana mo. Kaya ito, dati kasi nagbibenta pa kami niyan ng mga puso niya. Pero pag masyado ng marami kasing gawain sa loob ng area, yun, hindi na mapansin. Hinuhulog na lang namin. At minsan, mayroong humingi. Ayan, binibigay na lang namin sa kanila sa gustong humingi, mga ka-agri. Yan po, grabe. Dami nang nabalot talaga dito. Dami na. Sa kasagsagan talaga ng fruiting stage ngayon, mga ka-agri. Kung nyo makikita, parang puro na lang plastic eh. Kaya nga sabi ko kanina, nagkulang na sa plastic si Sir Agri na Adventures. Oh, grabe. Puro na lang tayo, grabe. Yan po. Masaya lang tayo kasi po productive yung farm. Kaysa punta ka naman sa mga farm na wala kang maipakitang katotohanan, buhay na katotohanan. Ako, nakakahiya naman yung baka puro na lang tayo salita. Wala naman talagang basis. Wala naman talagang nangyari. May ipapakita po ako sa inyo. Ito po yung hybrid na tunda niya dito. Nagbunga na. Ba, malapit na ito ha. Malapit na itong hybrid na tunda niya ha. Laki ng bunga niya. Ilang piling to, sir? Bilog na pala. Bilog na siya. Oh. Baka mga 1 week. Two weeks from now, makukuha na yan. Ano yan? Mga siyam na piling. Naku, laki po lang bunga nitong kanyang hybrid na tunda. Baka pwede mo nang makuha yung plastic dyan, tingnan natin. Pwede na siguro makuha yung plastic dyan para magamit mo. Hindi siya magiging flawless. Flawless na yan. 2 weeks pa. Oo, sige, sige, sige. Talagang flawless. Oh. Ganda. Oh. Yan. Wow, no wow. Natundan po yan na hybrid. Hindi namin alam kung bakit naging hybrid yan. Yan sir, oh. Daming ilang piling yan. Ito. 8, naku, 8. Try, kung pwedeng ano, masubok talaga na ano, na tawag nun. Dito ako sa kabila. Para medyo okay yan po. Ayusin mo. Ayan na.
Nagbabalot si Sir Agri ng Adventures ng kanyang saging. Butas sa ilalim, Sir, ano? May butas sa ilalim. So, ayan, magtatali ka talaga niyan. First time ako nakakita na binabalot yung saging sako. Ganun pala yun. Okay. Kasi karamihan, mga Mindanao Davao area, bibili ka pa ng ano ng treated talaga . Mahal pa yun, per kilo. Saka, o-observant ko to kasi Yan po. Hindi rin ano siya Hindi, parang UV treated din siya kasi hindi malilim sa loob, hindi siya transparent. Ah, ganun, parang UV. parang UV treated. UV treated, parang hindi na rin masusunog, ano? Ayan. Ayan po mga ka-agri. Test po yan, test. Yun yung mga ginagawa namin sa field namin. Nagta-trial and error kami. Kasi hindi naman kasi expert . Makapal. Ano sir? Ano sir? Kasi makapal. Makapal yung mukha o makapal yung balot? Ay naku, ganun talaga. Ang dami mo sir na nababalutin ngayong araw. Baka gabihin ka niyan. Basta may binabalot. Okay lang. Habang may binabarot, go lang ng go. Kasi po, estimated ko po, hindi bababa ng 30 yan ngayon. Ang may bungaw. Ako, it will take so much time po sa pagbabalot pa lang. Pero kailangan talaga masipag ka. Ganyan po talaga sa buhay ng magsasaging, maglalakatan. Hindi pwedeng hayaan kasi hindi siya maging flawless. Lalong-lalo na mga kagri, mga kasaging, ngayong rainy season, dami talaga tama niyan pag palaging malamig yung panahon. Mas maraming itim talaga compare po sa summer season mga ka-agri. Yun po. Ito po tandaan natin kasi once ko pa lang pag ginamit na gumamit ng sako. Ibig sabihin, yung mabalot ko po ngayon, isang harbesan lang po yan. Isang batch po sila lahat. Okay. Ibig sabihin po mga ka-agri, pag na-harvest itong may sako, lahat ng may sako na hindi feeds, pag ganito po na feeds, lahat ng ganito isang harbisa niyan, parang naging color, yan na yung indicator mo sir, no? Parang color coding na kasi kanina, pumunta ako doon naghanap ako ng plastic, walang plastic, ganito libre lang naman, try natin trying, sabi nga nito, nako, ayaw mo pa yung libre yan, mahal nga yan, sabi ko mga na talaga, nako, subok lang yan ng subok. Ayan. May pinapatamaan kaya ta, sir, sino kaya yun sir? Huwag ko lang, yung mga nadadala na dyan. Ayan. Huwag mawala ng pag-asa eh. Huwag mabukas na darating. Ganon. Okay, kasi yan naman itong ating ano ngayon, yung tawag doon na farm visit. Ano yun? There is always sunshine after the rain. Narinig ko na sa kanta yun sir ha. Grabe. O sige po, maraming salamat po ha. Ayan po, pinakita lang natin sa inyo kakaibang pagbalot. Pwede yung title natin ito farm visit at saka kakaibang pambalot ng bunga ng saging kasi first time po ito. Pwede pala ganito. Ayun, pwede. Trial and error. Ayan po. Sige po, maraming salamat Sir Agrinal Adventures. Abangan niyo po kung ano yung magiging resulta. Opo, after 2 months in up. Magiging palpak to kasi atin naman eh. Okay. Hindi naman yung pagpalpak, hindi palpak, no? Ayan po, isa yan po mga ka-agri sa masasabi nating ibang remedy, ibang alternative na pangbalot ng saging. Libre pa. Baka dyan sa inyo hindi libre, di ibang storya. Pero dito po sa amin, libre. Libre po ito. After 2 months niya po, lahat ng sako na ganito po, harvest yan. Isang harbisan yan. Pag inabot yan ng 30 kapuno mo kamiya. Ganda, no? Ganda, oh. Ang ganda siguro. Kakaiba, kaya, bigyan ko, kunan ko nga ng ano, ng focus dito, ng ganyan, no? Tatlo sila makita, oh. Ganda, oh. Kakaibang pambalot ng saging. Wow. Sige. Pinapakita lang po natin dito sa inyo. This is once again your friend po, Agritechnics TV po. Magbabaybay na po tayo kasi parang uulan. Maraming salamat lang sa inyo sa pagsunod at sa pagsubaybay. Naitur ko na po kayo sa
Lakatan area, Lakatan Plantation ni Sir Agian Adventures. Sana po ay napukaw kayo yung mga damdamin dyan, napukaw sa pag-agrikultura. We want to encourage people of the world as much as we can po na mag-engage sa agriculture. Lalo-lalo po ngayon, pakulang na pakulang yung pagkain sa mundo. Yan yung magiging problema, yung nakita ng mga scientists natin. Kaya napakataas ng inflation rate ngayon. At saka syadong mahal ang mga bilihin ngayon. Kaya maraming salamat, mabuhay po kayong lahat, mabuhay ka po, magsasakang Pilipino kung kahit saan ka man sa mundo, kung anong klaseng commodities man yung tinatanim mo, mabuhay ka. Dahil ikaw ay isang kabahagi sa nagpapakain ng tao sa ating lipunan. Maraming salamat! God bless us all!